Isa pa sa mga tinututukan natin ay ang pagpatay sa isang babaeng Grab driver. Hawak na ng mga polis ang suspect sa pagpatay. Ayon sa suspect, sinisingil siya ng biktima ng pambayad sa droga, kaya niya napatay ang biktima. Narito ang unang balita ni Bam Alegre. May ipagkita dapat si Paolo Largado sa kanyang nobya sa Pasig City kagabi. Hindi niya alam, mga pulis na naghihintay sa tagpuan nila. So ito hinabol natin hanggang Lucena City. Na-recover natin yung sasakyan sa Lucena City na isinala ng suspect sa isang taga Lucena. At na-recover natin yun. No? At kasalukuyan na sa custody na natin. Then patuloy natin yung knockdown siya. From Lucena, nagpunta siya ng Pasig. Si Largado ang suspect sa pagpatay sa babaeng Grab driver na si Maria Cristina Palanca na natagpo ang naagnas na sa isang condominium unit sa Cainta, Rizal. Nasundan ng mga pulis ang galaw ni Largado mula na makunan siya ng CCTV noong Huwebes, May 23, na umalis sa naturang condo unit dala ang sasakyan ng biktima. Ito ang sasakyan ng biktima na tinangay na suspect at dinala sa Lucena, Quezon para isanla, pero na-recover ito ng mga otoridad. Hindi siya natuntun sa Lucena, pero naisahan siya ng mga otoridad nang bantayan nila ang nobya ng suspect sa Pasig. At nang makorner nila si Largado, nagtangka pa raw siyang tumakas. Nagpakalbo na ang suspect. Isang sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanyang pitaka. Ayon sa suspect, nagkakilala raw sila ng Palanca na maging pasahero siya sa Grab. Isang beses lang po niya akong naging pasahero sa ano, yun po yung una. Tapos, syempre may ano, para kumbaga, maiintindihan mo po, may drug term siya. So, ayun, nagkaalaman po na parehas. Then, nag-offer na may alam siya. Then, ayun, tapos, nakakautang po ako sa kanya ng panggamit po. Dahil atrasado na raw siya ng 26,000 pesos, pinuntahan daw siya ni Palanca sa condo unit para singilin. Nung unang punta po niya sa akin, nababantaan na ako, binantaan ako sa susunod na punta daw niya, may kalalagyan na ako. So, akala ko po, babarilin ako, kaya inunahan ko na po sa ano, bak hinawakan ko na yung mata, ay yung kamay. Para hindi po ako mabaril. Tapos hindi ko na po alam pala na madiin na po yung pagkaka ano ko sa leeg niya. Hindi ko po sinasadya kasi kinapitan ko lang po yung kamay niya. Hindi ko alam yung pagkakahawa ko sa leeg. Yung pagkakaganon ko po sa leeg, madiin na. Parang tinakpan ko din po yung ano, yung kamay po, ay yung bibig. Simpala hindi na po pala siya makahinga. Galit ang mga kaanak ni Palanca sa mga aligasyon ni Largado na sumasideline ng pagtutulak ang biktima. Hindi raw nagdodroga si Palanca. Ang sister ko is 45 years old, diabetic. Actually, namamaga pa yung paa niya kasi may mga sugat pa yan from the disease. Yes. Saan siya kukuha ng pera pambili ng barel? Magkano ang barel? Where will she get the drug na ibinibenta niya kay Paolo? Ang sakit isipin para sa pamilya namin na siya na yung namatay. Siya pa yung may kasalanan. Sino tong Paolo na to para kunin ang buhay ng sister ko? Ang kapal ng mukha niya. Kung pwede lang ako magmura, magmumura na ako eh. Ang kapal ng mukha niya. Kung patay na raw si Palanca noong Huwebes, hinala ng mga kaanak niya. Si Largado ang ka-text nila noong Biyernes at Sabado gamit ang number ni Palanca. Ang sabi sa mga text, nasa Tarlac lang daw siya at uuwi rin. Pero hindi na nakauwi si Palanca at bukas, ililibing na siya. Ito ang unang balita sa Cainta, Rizal. Bam Alegre, reporting.